Isang linggo matapos uminom ng ivermectin, walang naramdamang kakaiba ang tatlong barangay frontliner sa matandang balara sa Quezon City. Ilan lamang sila sa mga residente doon na nakatanggap ng 10 kapsul ng ivermectin na ipinamigay ni naanak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor at Sagip Party List Representative Rodante Marculeta. Isa sa kanila si Rico. Wala naman po ako naramdaman na nahilo ko, nagsuka ako, wala naman pong ganun. Ang 57 years old na nanay ni Alias Ann, nakumbinsi lang ng mga kaibigan na uminom ng ivermectin pati na ang kanyang ama at kapatid. Pero matapos ang 2 linggo, tinamaan pa rin ng COVID ang kanyang ina. Hindi siya agad dinala sa ospital at nagpatuloy itong uminom ng ivermectin ng 5 araw. On the 6th or 7th day nung symptoms niya, nag-start siyang mag-worsen yung pakiramdam niya. And then that was the time when she asked us na, nasabi niya, hanapan na namin siya ng hospital. Kinailangang ma-intubate at ipasok sa ICU ang kanyang ina. If ganun kasi, parang for me, it just means that the ivermectin did not work at all. Thankfully, after 3 weeks in the hospital, okay naman na siya ngayon. Ayon kay Dr. Iggy Agbayani, isa sa mga doktor na nagsusulong sa paggamit ng ivermectin laban sa COVID, may mga pag-aaral na nagsasabing may anti-inflammation o nagbabawas sa pamamaga at antiviral properties ang ivermectin, kaya maaari itong gamiting prophylaxis o panlaban at panggamot laban sa COVID. Pero sa kaso ng ina ni Ann, maaari daw hindi sapat ang dose ng ininom nito at may iba itong health condition. Ang COVID-19 kasi hindi equal eh. So there will be people despite vaccination, despite ivermectin, will still get sick. I would really advise people na don't just rely on vaccines or ivermectin. Nagbabala naman ang health reform advocate at dating special advisor sa IATF, Dr. Tony Liachon, maaring gumaling ang mga asymptomatic na COVID-19 cases tulad ng normal na pag-recover ng katawan sa trangkaso. Ang problema ay kung may sintomas na at dumepende pa rin sa isang gamot na hindi pa rin aprobado ng FDA. Dapat yan, pag na-diagnose ka agad at may symptoms ang patient, right away, hindi ka iinom ng unproven medication, konsulta ka sa doktor para mabigyan ka ng gamot na tama. Yun ang dapat na approach dyan. Umaasa naman si Pangulong Duterte na magagamit na sa lalong madaling panahon ng ivermectin na pangontra sa COVID-19. Ang DOH po ang nag-commit ng 22 million para sa ivermectin clinical trials and ito po ay inaasahan natin na makapagpo-provide ng data sa efficacy, safety and the effect on viral clearance of ivermectin among asymptomatic and non-severe Filipino patients. And bring that every victim could be of use to basically ano na lang palliative. Na hindi ka mahawa kaagad, there has to be an effect in that thing there that is being introduced into your body. Ako ang mauna mag-ano because inumin mo para ano ka yung at this preventive. Ayon naman sa FDA, posibleng sa mga susunod na buwan ay masasabi na rin ito kung maaaring magamit nga ang ivermectin kontra COVID-19. Dahil marami na pong ongoing na clinical trial sa buong mundo, makikita naman na magkakalinaw na kung talagang magagamit siya at kung magagamit naman kung paano po yung dosage. No? Kasi sa ngayon po hindi pa rin po masyadong malinaw yan. Ikinakasana ng gobyerno ang clinical trials para sa ivermectin para masuri kung naangkop itong magamit na gamot kontra sa COVID-19. Ayon kay Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña, inaasahan itong masisimulan sa Hunyo. Zandro Ochona, ABS-CBN News.